Meron na nga pala akong Facebook page. Kagagawa ko lang. Follow nyo ako doon at Chan Kane Art Official. Doon ako magla-live. Ilalive ko yung mga digital paintings ko para makita nyo yung process kung paano ako ginagawa. Pisa na natin! So, ano ba yung Photoshop? Well, ang Photoshop, ito yung pinaka number one photo editing software sa market. Talagang 9 out of 10 ng mga graphic artists eh Photoshop po ang gamit kasi napaka lawak ng software na yan. Ang dami mong pwedeng gawin dyan. Dito namin ginagawa yung mga graphics design, photo manipulation, logos, pati yung yan, digipaint ko, digital painting, dito ko din po ginagawa sa Photoshop. Ang daming mga tutorials dyan sa YouTube, talagang nagkalat. Talagang halos lahat ng gusto mo malaman sa pagpo-Photoshop, eh nandyan na. So, ano pa bang ituturo ko dito sa channel ko? Eh halos lahat nandun na. Siguro papakita ko na lang dito yung pinaka mabilis. Talaga yung the easiest way. Napakaan. Didiscuss ko sa inyo yung pinaka basic ng basic. Yung talagang mas basic pa sa basic para madali nyo maintindihan, madali nyo magets kung paano gamitin itong Photoshop. So, umpisa na natin. Okay. So, after nyo ma-download yung Photoshop at ayaw nang gumana ng webcam nyo, hindi nyo alam kung bakit, open natin yung Photoshop at ituloy pa din natin. So, eto si Photoshop. Welcome sa Photoshop. So, paano gamitin to? Ano nang gagawin natin? So, ang unang tip ko sa inyo dito para magamit nyo yung Photoshop is huwag nyong kabisaduhin. Intindihin nyo siya. Magkaiba yun eh. Magkaiba yung kinakabisado sa iniintindi. Kasi madami dyan, nanonood lang ng tutorials, kukopyahin niya lang yung mga ginagawa, kinakabisado niya yung kung ano yung mga kiniklik. Oo, nagawa niya yung effects, pero pag pinag-design mo na siya, pag pinagawa mo na siya ng ibang effects, awit na. Kasi hindi niya naiintindihan kung paano gamitin yung mga tools. So ito, i-discuss ko sa inyo ng daan-daan para maintindihan nyo kung paano gamitin itong Photoshop. So focus muna tayo sa isang effects. Umpisa natin sa color changing. So, para mas madali kong ma-explain sa inyo to, hanap tayo ng picture sa Google na pagpapraktisan, no? So, ayan. For example, etong kotse. Halimbawa, gusto natin palitan ng kulay itong kotse. So, ang gamit sa color changing is hue saturation. Yun ang basic tools. So, ano ba yung hue saturation? Pindutin nyo lang yung control U. Ayan. Or, image adjustment, nandyan siya, hue saturation. So, pag itong hue saturation, pag in-adjust mo itong hue niya, mag-iiba yung color niya. Diba? Control Z to undo. Then, ito naman saturation, ito yung tapang nung color niya. So, pag binawasan mo yan, pag tinodo mo, magiging black and white. Itong lightness, ito yung, obviously, liwanag and dark. Control Z to undo. Okay? Ito, balik natin ito sa zero, no? So, paano naman kung ito lang, kotse lang ang gusto nating baguhin ng kulay? So, gagawin nyo dyan, click nyo itong master. Tapos, piliin nyo dito yung pinakamalapit na kulay sa subject nyo, which is this nga, yung kotse. Kulay pula. So, piliin nyo itong reds. Then, saka nyo i-adjust yung hue. Kung anong gusto mong kulay. Kung bala ko anong trip mo. Kung gusto mong orange, pink, purple, blue. Then, gusto mo naman ng gray, alisin mo tong saturation. Kung gusto mo naman ng white, todo mo tong lightness. Or, gusto mong black, todo mo sa black. So, ayan yung basic ng hue saturation. Try natin sa iba. Hanap ulit tayong picture. So, ito naman. Try natin ibahin yung kulay ng buhok niya. So, hindi na dito uubra yung hue saturation basta-basta. Kung mapapasin nyo, kahit piliin nyo yung pinakamalapit na kulay, itong red, bemo, mag-iiba na lahat. Diba?
itong yellow. So, negates na. Diba? Cancel mo yan. So, anong gagawin? Ano yung pinaka madaling gawin para ibahin yung kulay niya? So, gawin mo dyan, create ka ng new layer. Ito yun, oh. Tignan mo dito. New layer. Then, itong normal, gawin mong multiply. Then, pili ka ng gusto mong kulay. Halimbawa, pula. Yan. Tapos, punta ka sa brush tool. B ang shortcut key dyan. Or, pindutin mo na lang to. Then, right-click sa size. Ito yung size. So, pag nakapili ka na ng size, i-stack mo na siya. So, ayan. Dito pa. Ayan. Ngayon, para DOA, para naman hindi siya masyadong OA, bawasan mo yung opacity. Ito yung opacity niya. Gawin mo mga 70, yan, or type mo 70. Enter. So, ayan na siya. Then, saka mo siya paglaruan sa Hue Saturation, Control U. Ayan, kung anong gusto mong kulay. Yan, green or stink. Yan, blue, kunwari. Okay. So, paano naman sa mata? Try naman natin yung mata. Ganun ulit. Create a new layer. Then, itong normal, gawin mo namang overlay. Then, lawin mo yung opacity niya. Mga 80, ganyan. Then, pili ka ng gusto mong kulay. Halimbawa, color green. Ayan. Tapos, bawasan mo yung size. Right-click, size. Then, ayan. Click mo na siya dyan. So, ayan yung pinakamabilis na way, no? So, pag sinerch mo to sa YouTube, yung color changing, ang dami nila ipapakita sa'yo, ang dami nilang sasabihin. I-click mo to, i-click mo yan. Oo, tama lahat yun. Pero, etong sa akin, pinapakita ko lang yung pinakamabilis. Saka mo siya lawin ulit yung opacity kung masyadong matapang. So, yan. Tapos, bay mo ulit. Lawin mo sa control view. View saturation. Ayan, kung anong gusto mong kulay. Ayos ba? So, ayan. So, ayan yung basic ng color changing. So, ngayon, try naman natin mag-edit na. Try natin mag-color kung ano yung mga pinakita kong basic sa kulay. Hanap tayo ng picture sa Google na black and white, tapos try natin kulayan. So, ito, mayroon ditong black and white na image. Try natin siyang kulayan. So, ganun ulit. Create a new layer. Then, pili ka ng gusto mong kulay. Unahin natin itong skin niya. So, hanap tayo ng malapit na skin tone. Ito. Ayan. Then, ito tayo sa brush. Resize natin. Right click. Resize. Then, itong normal, gawin natin overlay. So, kulayan na natin siya. So, masyadong matapang yung kulay, no? So, bawasan natin yung opacity. Mga, yan, 25%. Safe. Yan, try natin yung kulayan. Itong kamay. So, ito din yung ginagamit sa mga photo restoration. Yung mga lumang black and white na photo. Ito yung ginagawa pag kinukulayan. Yan. Yan. Pag okay ka na dyan, next naman tayo sa sunod, yung lips. Kulay natin. Ganun ulit. New layer. Then, to. Gawin mo overlay. Bawasan natin opacity ng mga 50. Tapos, pili ka ng color. Anong color ng lips niya? Gawin natin, ano. Yan, kunwari, red. Para sa lipstick, no. Zoom in natin ng konti. Then, bawasan natin yung brush, yung size. Then, ayan.
Baka ka nalang nagme-makeup na ito. Yan. Di ako marunong mag-lipstick yun. So, yan. Pwede nyo siyang gawin si Joker. Yan. Why so serious? Then, joke lang. Then, bawasan yung opacity. Yan. Lawin mo lang mga... Okay na yung mga 15%, no? Yan, 15. Then, buwahin natin yung mga sumobra. So, right click, pili nyo itong eraser tool. Ayan. Konti lang. Ayan. So, punta naman tayo sa eyes. Ganun din. Create tayo new layer. Then, yung normal, gawin mong overlay. Tapos, pili ka ng gusto mong kulay. Halimbawa, green. Itong green. Punta ko sa brush tool. Zoom in natin ng konti. Then, kulayin natin yung mata niya. Ayan. So, ayan. So, pag di mo trip yung kulay, control U para sa U saturation, adjust natin. Dito natin ibahin. Kung anong gusto mong kulay ng mata niya. Ano ba maganda? Ito, solid to. Pwede natin pull ako nung no? Ay, hindi. Pangit yung kapit. Ganyan. Pangit. Ito, ayan. Solid to. So, ayan. So, makapansin nyo, mayroon dito ano, yung reflection sa eyes niya. Tanggalin natin yan. Delete natin. Zoom in natin ng konti. Punta ka sa eraser tool. Ayan, delete nito. Gawin natin itong wipe. So, ayan. So, ayan yung basic ng color changing. Ayan yung mga tools. So, kung pag sinerch nyo sa YouTube yan, yung tutorial, oo, tama naman lahat ng sinasabi nila. Pero, iniwasan ko dito yung malito kayo eh. Kumbaga, pinakita ko lang dito yung mabilis na paraan kung paano maggaganito. Diba? So, halimbawa, yung buhok naman, kulayin natin, no? Di tayo mapakali, no? Ganun ulit. Normal. O, gawin mo siyang overlay ulit. Gawin natin blue. Pilitin ang kulay ito, blue. Opacity niya, gawin mong 53%, mga ganyan. So, kulayin natin. So, ayan. So, ayan na siya. So, hanggang dito muna tayo, no? Kasi masyado na mahaba ulit yung video. So, try kong ayusin yung webcam. So, sana nagustuhan nyo itong first episode ko sa about Photoshop. Asahan nyo madami pa akong gagawing video hanggang sa mamaster nyo itong Photoshop. So, please subscribe sa channel ko para na click niyo yung bell button para updated kayo sa ano bago kong upload.